Yo, Matchmaker PH, Manny Pacman Pacquiao ang pambansang kamao lalaban ulit sa ibabaw ng lona kontra sa isang K-pop member, Este, ang isang sikat at sensational YouTuber na karatista MMA. Sabi nga niya na lalabanan niya si Manny Pacman Pacquiao. Kilalanin natin kung sino ito. Siya nga si Deki Yu. So dito natin malalaman, mga ka-matchmaker, na sa December na nga ang kanilang laban, isang exhibition, ngunit pambihira din ito sapagkat bebenta ito sa mga Koreano. Kung kikilalanin natin ay nag-e-expose nga ito ng mga mixed martial arts style itong si Deki Yu sa kanyang YouTube channel. Nagkapirmahan na nga po noong June at dito nga bumisita ito sa Jensen sa kanyang bahay sa mansyon. At kumpirmado na talaga na sa December magaganap ang exhibition fight nila. So ano kaya ang tingin nyo dito, mga ka-matchmaker? Paano kaya gagampanan ni Manny Pacman Pacquiao, sapagkat alam naman natin na seryoso ito pagdating sa labanan? Paano niya kaya patatagalin ang laban kung magkakataon? Kaya naman masasabi natin na itong si Deki Yu ay baka maging Bukhayu. Kaya naman dito ay aabangan na lang natin sa December. Samantala, ang kapalaran ng ating kababayan na si Janrel Casimero ang nag-iisang angas ng Pilipinas Cuadro Alas. Bakit nga ba wala pang pumipirma na promoter sa kanya? Dito ay masabi natin na sikat naman talaga itong si Bob Arum at pwedeng pumirma si Janrel Casimero dito. Ngunit hindi nga. At dito rin si Eddie Hearn, wala rin benta dito si Janrel Casimero as of now. Bakit kaya, mga ka-matchmaker? Magaling naman itong si Eddie Hearn. At ang Al Haymon PBC, pwede rin siya dito, mga ka-matchmaker, sapagkat kilala naman si Manny Pacquiao at bata siya nito. At dito rin si Oscar De La Hoya, nakilala na nagre-recruit din ng mga Pinoy na kalaban ni Ryan Garcia. At ang panghuli ngayon ay ang Probellum Promotions na under siya na nanalo ng highest bidding. Dito nga ay pinaliwanag ni Mr. Aegis Climas na walang gustong magpapirma muna kay Janrel Casimero sapagkat may sabit pa ito na kaso. Ngunit ang pinakamaganda, sapagkat ang kanyang kaso nga ay naabswelto na, mga ka-matchmaker, kaya konti na lang meron na rin magpapapirma sa kanya na promoter. At dito ay hisibol na naman ulit ang kanyang pangalan sa ralangan ng boxing. Kaya naman aabangan natin ito, mga ka-matchmaker, kung kilan ang laban niya. Kaya naman dito ay masasabi talaga natin na parang totohanan na talaga ang kanyang pagbabalik dito, at kailangan niyang subukan ang kanyang tune-up fights para manalo, sapagkat kung hindi siya mananalo dito ay medyo tagilid nga siya, mga ka-matchmaker. Kaya naman kailangan niyang maging impresibo sa susunod niyang laban para makuhat ulit ang kanyang WBO belt main champion. At dito ay masabi natin na kung si Janrel Casimero lang ay magfo-focus sa kanyang karir ay napakaganda, sapagkat nasa prime time pa at kinakatakutan nga at iniiwasan sa kanyang division, ma 118 pounds o 122, ay nakadepende yan kay Aegis Climas kung ano ang mas pinakamagandang bangka na sasakyan ni Casimero.